Palit muna kayo mga kaibigan. Pasiganyo, magandang araw. Kasalukuyan nagsasagawa ng Oplan Kaayusan o okay ang pamahalang lungsod ng Pasig sa Samson at Lara Street ng Barangay Sumilang ngayong Disyembre 1. Ito ay isang programa ng local government o OLGU upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at kaayusan ng naturang barangay. At ngayon kasalukuyang dumating na po si Mayor Vico Soto at kasama niya rin po si Vice Mayor Dodot Jaworski. Ang Oplan Kaayusan na ito ay isang programa ng local government o LGU upang matiyak nga ang kaligtasan at seguridad at kaayusan ng naturang barangay. Umiikot ang mga opisyales ng lungsod tulad na lamang ng MVS, VMD, J at CRR para inspeksyonin at kumuha ng update hinggil sa problema o inahain na ng bawat barangay. Nakikipag-ugnayan naman ang mga residente, Homeowners Association o HOA o leader ng barangay upang iparating ang sitwasyon ng nabanggit na lugar. Samantala, binubuo ang Oplan Kaayusan ng team ng Engineering Department, Senro City Environment at Natural Resources Office, Solid Waste Management, Park and Playground, Anti-Dengue Task Force at Peace and Order Department, Manday Pasig Division at Traffic Parking Management o TPMO. Oh, kailan ngayon na? Nakakalimutan mo, meron. Bigay mo yung mga pangalan, di ko pa binibigay. Kabilang sa mga ginagawa ang declogging ng mga drainage, asfalto at pagsasaayos ng ilang bahagi ng mga kalsada dahil ito nga ang layunin ng pamahalang lungsod ng Pasig. Ano pa news kasi? Parang dami-dami nyo. Iba ba yun? Magkakagrupo lang kayo? Magkakaiba. Magkakaiba kayo. Okay. Iba naman si Bravo. Okay. Samantala, kausap naman ngayon na ni Mayor Vico Soto ang Captain Barangay ng Barangay Sumilang na si Irma Maria Ramos Gomez. Kabilang sa mga ginagawa ay ang declogging ng mga drainage, asfalto at pagsasaayos ng bahagi ng kalsada, trimming ng mga puno, sanga na nakakaabala sa daan o hindi naman kaya sa mga bagay na bahay no, na repainting ng mga padera, poste, maging sa bahagi din ng mga kalsada. Kabilang rin sa rayunin ng pamahalang lungsod
para sa Oplan Kaayusan ay ang pagpapaganda ng paligid sa pamagitan ng pagtatanim o paglalagay ng halaman, pagbibigay ng solar light o hindi naman kaya paglalagay ng bagong LED lights kung kailangan ng isang lugar. Sa ngayon, Pasigueño, kung makikita nyo po sa ating harapan, ay dito po gaganapin ang inauguration ng pumping station na kung saan na sa ating panayam kanina, nakipag-ugnayan na ang mga residente dito sa ating lokal na pamahalaan upang ma-improve pa ang kanilang pumping station. Isang magandang umaga po at mapagpalang umaga sa ating lahat. Nandito po tayo sa harapan. Kasama po ang ating mga pinakamamahal na leader ng ating grupo. Honorable Mayor Nico Soto, and of course we have Honorable Vice Mayor Dudut Jaworski, at ang mga kasamahan po natin mga kawani ng ating lungsod basit sa saksihan ang inauguration ng Sumilang Pumping Station. Bago po tayo magsimula, ako'y pong tinatawagan si Kagawad Rico Natividad para sa isang kambungad na panahon. Sa ngala ng Ama ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Yan po. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Hinihingi ko po ang pambungad na pananalita mula sa Kapitan. Okay. Alright. So, ngayon po, Father, ay atin na po natin masimula ng ating present po dito sa isang pampis. Sa ngala ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Nanalangin tayo. Manahan ka, Panginoon Jesucristo, sa piling mga nagpapasinaya sa lugar na ito at humihiling ng pagbabasbas upang sa palagi rito'y kanilang madama ang iyong pagkupkup upang kanila'y maranasan ang iyong pagtataguyod upang sa pagbalik rito'y kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang lugar sa maligayang pag-isan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari namin na bubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpaasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay maghari nawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay manahang lubusan sa ating kaloob upang anuman ang ating ganapin sa salita o gawa ay mangyari lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. Sumayin. Pagpalaikin kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pasigyan nyo sa ngayon ay ginaganap ang inauguration ng in-upgrade na station ang isang submersible kunit dinalawa na itong pumping station dito sa Barangay Sumilang. Hello, ayan po. Ngayon po ay atin na pong itapat ang pagpuntag po tayo pagpunta sa I-announce nyo daw. I-announce nyo. Papa, ang tarin. Maingay. Ah.
At ngayon po magkakaroon po tayo ng ribbon cutting dito po sa barangay Sumilang sa Street Samson. At ngayon po, kung makikita rin po natin Pasigueño alo, ito po yung dinulog ng ating specialist ng barangay official. Pasigueño, ito po, no, sa nakikita nyo po sa ating harapan, ito po yung pumping station. Noong nakaraang taon, ito ay isa lang ang kanilang pumping station, pero ngayon ay dinalawa na dahil idinulog nga ito ng ating mga kababayan o residente ng barangay Sumilang. At sa ngayon naman, no, at sa ating nakapanayam kanina, renovate, ito ay in-renovate at in-upgrade ang station. Ito ay trinabaho ng ating lokal na pamahalaan ng 4 na buwan. Okay na, may kuha na po kayo dito lang po. Sige, dito lang po na, dito lang po na, dito lang po. Dato na lang dyan para lumuwag na tayo, dyan sa tayo road, pupunta na po tayo mamaya. Kung makikita rin natin, no, Pasigueño, ito ay, ito yung ilog. At ito ay chinecheck ng ating pamahalaang alkalde. Pasigueño, gaya nga ng sinabi natin kanina, ang Oplan Kaayusan ay ito ay para sa seguridad at kaayusan ng pamahalaang lungsod ng Pasig. Ang Oplan Kaayusan, no, okay, ito ay isang programa ng Local Government Unit o LGU upang matiyak ang seguridad ng ating mga residente dito sa Pasig. Sa ngayon, Pasigueño, dumating na rin po ang ating congressman ng lungsod ng Pasig na si Roman Romulo, at ngayon ay nagsasagawa nga po ng photo op ang ating mga opisyales ng barangay Sumilang. Nakikipag-ugnayan naman ng mga residente, homeowners o association o HOA o leader ng mga barangay upang iparating ang kanilang sitwasyon, kaya nga na-improve o na-upgrade ang kanilang pumping station dito sa kanilang lugar sa barangay Sumilang. Samantala, Pasigueño, ang binubuo ng Oplan Kaayusan Team ng Engineering Department, Centro City Environment at Natural Resources, Solid Waste Management, Park at Playground, Dengue Task Force, Peace and Order, Bantay Pasig Division Action Line at Traffic Parking Management o TPMO. Thank you.
mababatid na laging mababatid na umiikot ang pamahalaang lungsod ng Pasig ng mga local government o LGU upang makita ang mga sitwasyon ng ating mga residente sa bawat barangay. Sa ngayon, Pasigenyo, ito naman ang ikalawang inauguration of construction improvement of pumping station ang Katwiran sa Katwiran Street, Barangay Sumilang pa rin po tayo, Pasigenyo. Ating muli at pinayaan ang pag-regret po ni Father. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, amen. Ang kapang nasa Kristo, sa piling mga pagkakasanaya sa lugar na ito, ng muling ang pagkabasbas, sa iyo upang palagi nito ay kanilang marama ang iyong pagkukup at pag-ibig at upang sa paglabas nito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod at upang sa pagbalik nito ay kanilang makaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inahandang lugar sa maligayang pag-isan sa iyong Ama sa kalangitan hari ng nabubuhay kasama Espiritu Santo at pa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay maghari nawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay manahang lubusan sa ating kalooban upang anuman ang ating ganapin sa salita o gawa ay mangyari sa lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain makangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan po. Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Ayan po. Ayan, parang may energy naman tayo umaga. Na despite po na umuulan, kahit pa rin po ang isa. Ngayon po, ito huli tayo po ng ribbon. At medyo maulan lang. Ayan. Ayan, Pasigenyo, ano, sinisimula na ang pag-ribbon cutting ng ating pamahalang lungsod. At pinangunahan nga ito ni Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, Congressman Roman Romulo. At kabilang na rin sa inauguration ng kanilang punong barangay na siya ang ina ng barangay Sumilang at ang iba kundi si Cap Myra Gomez. Ayan, si Cap Myra Gomez. Pasigenyo, pinagana na nga itong pumping station na ikalawa. Kanina ay nandun nga tayo sa Samson Street at ngayon naman ay pasalukuin pa rin tayo nandito sa Barangay Sumilang. Thank you.
At ngayon, Pasig nyo, patuloy na sinisilip ng ating pamahalaang alkalde ang itong ilog. Ano? Upang matiyak niya ang seguridad ng ating mga residente dito sa Barangay Sumilang. At kanina, gaano kasama ng ating barangay captain ang kanyang mga barangay kagawad. At makakapanayan po natin ang punong barangay ng Barangay Sumilang. Magandang araw po, Mama Myra Gomez. Kamusta po itong, iNews Pasig po, kamusta po itong inauguration natin ngayong araw? Okay naman, natutuwa ako kasi tapos na. Matatapos na din yung every time na umuulan. Natatakot ako kasi hindi paggawa pumping. Pero now it's all over, sabi ni nung engineer. Hindi na mangyayari mabaha ulit kami. Ano po ba ang nangyari noon na kumpara po ngayon? Yung last ilang bagyo yun, kasi catch basin kami. So ang tendency ng mga tubig pupunta sa Sumilang. So nag-overflow kami dito. Yun. Maraming salamat po. Thank you din ha. Ayan po, nasaksiyan po. At ayan nga po, nakausap po natin si Papa Myra Gomez. At ayun nga, sabi niya kanina ay nakuha na itong pumping stations upang ma-improve at ma-upgrade itong pumping station. Wala, basta maraming salamat sa City Government of Pasig. Kasi yung problema namin for yung ilang bag yung dumaan, grabe, paba namin. Pero ngayon sabi ni na engineer, it's all over, hindi na tayo babahain. Sana nga, X-Man. Kaya thank you sa City Government. Of course, Kap, sabi nga natin, di ba, hindi naman tayo si Darna. Now we can do miracle overnight. So, ayan po, Barangay Sumilang, handog po ng Pasig City Government, ang isang bagong-bagong pumping station po. Ngayon po ay ating pong hihingin ang ilang pananalita o mensahe mula sa ating mga pinagkakapitagang, pinagkakagapuang leader ng Pasig. Simulan po natin kay Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, no, congratulations sa city at sa barangay dito sa pumping stations na mga binukas po. Pero again po, no, siguro po lahat ito nakita natin sa buong Pasig. At lahat naman simula noon doon sinusubukan natin ma-improve lahat. Pero unti-unti po nakita natin may mga pagbabago. Hindi lang po dito sa Sumilang. Kahit magtanong po kayo pabuntang nagpayong sa Pinagbuhatan, Manggahan o Santolan, yan naman po yung thrust talaga ngayon. Inaayos po lahat ng mga drainage para masigurado natin na kahit paano bumahaman, humupa agad ng tubig. Katulad dito po sa Sumilang, kahit may dalawa kayong pumping station, alam po natin, laking tulong po nito. Pero again po, no, ito po, alam natin, iba-iba na rin yung dumarating na ulan sa atin. Pagka nagkaroon ng kahit konting ba ulit, re-remedyohan naman po agad yan. Ang importante po, gumagalaw po tayong lahat, nakikinig po tayo sa tao, sa barangay. Mahirap po talaga na sabihin na wala nang baha. Dahil na napakahirap po talaga yan, pero nakita po natin umaaksyon, yan ang importante. Unti-unti po, mare-resolvehan natin lahat ng problema natin. Muli po, sa barangay, sa city, sa engineering po natin, congratulations, stay alert po, at again po, magtulungan tayo. Maraming salamat, Kong Luman. Napaka-husay po ng kanyang mga sinabi, stay alert always. Ngayon po ay ating pong hinunin ang ilang panalita mula sa ating Vice Mayor, Honorable Dudot Gavoyski. Ito yung mga ng ating Mayor Bigusot po na isang magandang umaga. Siyempre kay Congressman Roman Romulo, kay Kapitan Mike, ay magandang umaga po sa inyo. Sa ating lahat, taga Barangay Sumilang, good morning sa inyo at salamat ulit sa napaka-init niyong pagtanggap. O nga pala yung ating engineering nandito kay Engineer Arta at sa kanyang buong team dahil sa kanila ay nabuuin natin itong pumping stations. Palapakan nyo naman yung engineering natin.
Alam niyo, itong project na ito, ito'y naumpisahan pa ni Mayor Bigo nung bago pa ako nakaupo. Kaya talagang ano, para pa kanyo si Mayor Bigo dahil talagang project na ito. At hindi lang isa, para sa barangay Sumilang, dalawang bagong pumping station. So, siguro nga, katulad sinabi ni Kong Roman, ito na yung kasiguruduhan natin na hindi na tayo babaha. Pero, again, sa dami yun ng mga problema, iba-ibang mga dumarating sa atin, climate change, etc. Kailangan, tama, stay alert tayo. At kung meron pang pangangailangan ng inyong barangay, anytime po lumapit lang kayo sa City Council at number one ang Sumilang sa aming tito. Magandang mga babahain, God bless. Maraming salamat po, Vice Mayor. Kayo rin naman po, number one po kayo sa puso mo ng barangay Sumila. At siyempre po, oh, sige pala. Ngayon po ay ating pong tawagin ang pinakagwapong mayor sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Mayor Bico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre sa ating kapmay na napaka-supportive sa ating mga proyekto, mga proyekto ng lokal na pamahalan. Siyempre papasalamat din po tayo kay Congressman Roman, kay Vice Mayor Dodot, sa buong Barangay Council ng Sumilang, sa lahat po ng kasama natin dito sa ating engineering department. Maraming maraming salamat po. Mga pumping station operator natin. Ayan, mga dapat pasalamatan po natin. Pagbagyo, hindi po sila nauwi. Naka-steady lang po sila sa mga pumping station. Kung 48 hours may bagyo, 48 hours din po ang pumping station operator natin na naka-standby. At tuwing nag-random inspection po kami, nandyan ba talaga yung mga operator natin? Talagang nandyan po sila. At nakikita po yan, alam ng barangay yan. Tayo naman po, alam natin na maraming lugar, no? Sa buong Pilipinas, sa Kalakang Manila na binabaha pa rin po talaga. Tayo sa Pasig, may mga area po tayo na binabaha. Sa Sumilang, di ba? May binabaha po rin po tayong area. Pero yung pinakamalalaki, sa Barangay Santolan, Santa Lucia, De La Paz, yan po yung talagang mas malalaking area na baha. Asahan po ninyo na gaya ng sabi ni Kong Roman, patuloy tayong magtatrabaho. Hindi natin masosolusyonan ang mga problema sa loob ng isa o dalawang araw. Pero ang importante, malinaw yung direksyon, malinaw yung plano at nakikita na ina-actionan. One step at a time, inaayos po natin ang mga bagay-bagay. So ito pong pumping station ay patotoo po rito sa ginagawa natin. Yung dalawang pumping station natin para sa barangay Sumilang. Sigurado po tayo na makakatulong po ito. Sana maging flood-free na po. Pero kung hindi man, ay sigurado po na sa susunod naman po ay a-actionan pa natin, pag-aagandahin pa natin ang flood control systems natin dito sa Sumilang at sa buong lungsod ng Pasig. Maiksing kwento lang po, ano, gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin bilang mga mamamayang Pasigueño, ano ba yung mga ginagawa natin na aksyon, na hakbang para sa flood control? Kasi ang pangarap natin, isang flood-free na lungsod Pasig. Marami na tayong improvement. Siguro makikita naman, in the last several years, nakita po yung mga improvement ano, pagdating sa flood control. Pero ito sana, ano, ito, Engineer Arta, sana walang ma-open sa atin kasi importante po sa trabaho natin bilang gobyerno, importante po na transparent tayo sa ating mamamayan na sineserbisyohan. So, along the way, nakikita natin may mga points of improvement tayo. Halimbawa, dapat pag nagpapagawa ng pumping station, meron tayong portable pumping station. Dapat pala i-require yun dun sa kontrata ng gumagawa, ng contractor. Dapat sinasama na natin para hindi tayo nakikiusap na baka pwede maglagay kayo ng temporary o baka pwede maglagay kayo ng port. Dapat nandun na sa kontrata. At yun naman po ay ginagawa na rin natin. At marami pa pong iba, ano? Tungo tayo sa automation, ganyan. At isa pong medyo malaki po. No, siguro, hindi ko alam kung isang taon na nakalipas. Wala pa yata, mga ilang buwan na nakalipas nung nag-meeting tayo. No? Nagpatawag tayo ng pagkatapos ng isang malakas na ulan na sa ating lungsod, nagpatawag po ako ng isang meeting at nireview natin yung mga plano ng ating engineering department kasama ng ating DRMO. Siyempre, pagbaha, nandyan din ang DRMO natin at ang city planning office, pati ang city administrator's office at mayor's office.
Nag-meeting po kami ng inyong mga engineer, ng ating mga staff na gumagawa ng plano para sa mga pumping station, drainage maintenance, at ang isang ini-improve talaga natin, yung communication ng bawat opisina na ito. Kasi ano mo yung mga engineer natin sa Pasig? Ito po, kasama natin ng marami sa kanila. Marami tayong magagaling na engineer sa lungsod ng Pasig. Yung mga naabutan ko na po noong 2019, marami sa kanila, magagaling po talaga yan. Totoo po yan. Ang naging kahinaan lang, minsan may kakulangan sa koordinasyon. Yun lang po talaga. Kailangan lang siguro may magkukumpas o may mag-aayos para nag-uusap-usap. Hindi lang yung basta may gagawin yung horizontal section na hindi alam ng drainage maintenance section. Kailangan talaga nagkakausap-usap lahat. So nung meeting po na yun, iningi po ulit. Kasi meron silang binigay sa akin dati na flood control master plan. Ngayon po, nireview ko yung master plan. Ganito ko kapal na dokumento po yun. Nireview ko. Sabi ko, tinanong ko sa kanila, di ko nababanggitin yung mga spesipikong lugar. Ano? Pero tinanong ko po, nasan yung plano natin para sa drainage sa Barangay X, sa kalsada na ito? Ano yung plano natin? Wala doon. Nandun kung ano yung existing. So sabi ko, akala ko ba master plan ito? Pag master plan, hindi lang kung ano yung existing, yung dapat nandun, master plan nga. Kaya tayo may master plan, tinatanong natin, ano yung magiging itsura 1 year from now, 5 years from now, 10 years from now. Yun po yung naging kakulangan. Hindi ko po nakita yun. So may mga existing nga, okay, maganda. May mga existing project na rin. Kasama itong dalawang pumping station natin sa Sumilang, nandun na po yun na tinatawag na master plan. Pero yung 5 years from now, na ano yung itsura ng drainage natin sa bawat kalsada ng lungsod ng Pasig, wala pa po pala talaga tayo nun. So ibig sabihin, wala talaga tayong flood control master plan sa lungsod ng Pasig. At yan po, bumuo po ako ng isang committee, ang Flood Control Master Plan Committee. At masaya po akong ipaalam sa inyo na bukod sa mga project na ongoing po natin, bukod sa mga nakikita nating urgent na kailangan gawin, for the first time in the history of Pasig, binubuo na natin ang ating Flood Control Master Plan. Nandito po sa ating master plan, mga short-term project, nandito po. Kung ano yung mga naiplano na, kasama po yun. Pero tungo sa isang flood control, flood-free Pasig na maayos ang mga drainage sa bawat sulok ng ating lungsod, yun po ang makasama na dun sa master plan na yun. So, Engineer Arta, kailan yung tatapusin yun? Yes, so yan ang plano natin sa year 2023. Nabuo na yung committee ng 2022, nag-initial meetings na. First quarter of 2023, magkakaroon sila mga planning workshops. Hindi biro magbuo ng ganung plano, ano, lalo na first time po natin gagawin. At nandun na po kung ano yung magiging ideal. At ang target natin sa 450th anniversary ng Lungsod Pasig, ipipresent po natin sa taong bayan ng ating flood control. Kaya asahan ko po ang inyong suporta, asahan po natin ang suporta, syempre ng City Council, lagi naman po silang nakasuporta, pero pati ng ating mga barangay. Kasi ang totoo naman po, walang plano ang lokal na pamahalaan na maipapatupad kung walang tulong ng ating barangay. Kaya dito sa Sumilang, ako'y taus-pusong nagpapasalamat dahil napaka-supportive ng ating barangay government, ng ating barangay council. Marami salamat. Mabuhay ang Barangay Sumilang, mabuhay ang Lungsod Pasig. Thank you po. Marami salamat po, Mayor Vico, and we are all excited with the master plan kasi sabi nga natin. Ayun nga, no, ayon kay Congressman Roman Romulo, ay unti-unti nang nakamit ng Barangay Sumilang na inaayos na ang mga drainage upang umupa ang mga baha, at laking tulong ito sa Barangay Sumilang. Samantala, sinabi naman ni Mayor Vico Soto, ito ang layunin ng gobyerno para maging ligtas ang mga residente. Nakikipag-ugnayan ang local government unit sa engineering department upang makita kung ano ang mga dapat palitan, particular na ang pumping station na ito ang idinadaing ng ating mga residente sa Barangay Sumilang. Nabanggit din ng alkalde ang kaugnay sa master plan. Ito ang kanyang binubuo kabilang rito sa sa master plan, ang flood control at maayos ang mga drainage sa bawat barangay. Okay, get ready. 1, 2, 3, energy! Thank you.
Nasabi rin na banggit rin na ng ating alkalde ang kaugnay sa target niya sa ating 25th ng araw ng Pasig, ano, ilalatag ng gobyerno ang flood-free control. At ito na rin ang matagal na hinihintay ng ating mga kababayan o mga residente ng Pasigueño. Energy! Energy! At kumakita po natin, no, nakikipag-photo op ang ating alkalde sa mga residente dito sa barangay Sumilang. At makakapanayam po natin ang isa sa residente sa barangay Sumilang. Kamusta po dahil meron na po kayong panibagong pumping station dito sa inyong barangay? Okay naman po. Napakasaya po at nagkaroon po kami ng pumping station. At least hindi na po kami babahain. Hindi na rin po kami kakabahan kung malakas po ang ulan. Dahil isa rin po ako sa residenteng binabaha sa house. Kamusta naman po nung binaha kayo dito hanggang paabot saan po? Hindi naman siya asting sobrang taas, pero pinasok yung bahay. Ang hirap kasi kapag binabaha, sobrang hirap mag-ayos ng gamit, tsaka magbalik po ng gamit. Kaya napakasaya po namin at meron na po kaming pumping station sa Barangay Sumilang. Kaya maraming salamat po kay Mayor, then kay Kapmay, dahil hindi niya po kami pinababayaan dito sa Barangay Sumilang. Ayan po, baka gusto niyo po magmensahe po sa ating alkalde at sa gobyerno ng Pasig. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta, tulong na ginagawa po ng pamahalaan lungsod ng Pasig. At hindi po nila kami binibigo sa tuwing kami po ay hihingi po ng tulong sa City Hall. Kaya po maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Si Angel Ancheta po, isa po akong barangay personnel ng Barangay Sumilang po. Maraming salamat po. Thank you po. At nabanggit nga rin po ng ating nakapanayam ay sinabi niya na malaking tulong ito sa kanila dahil pumupa ang mga baha sa kanilang lugar dahil mataas din itong baha o flood na tinatawag natin. Ano? Ito ganito. Pasigueño, naglunsad nga po ang ating local government o LGU ng Pasig at pinangunahan nga po ito ni Mayor Vico Soto, ating Vice Mayor Dodot Jaworski at Congressman Roman Romulo hinggil sa paglunsad ng pumping station. At yan po ang ating balita mula po dito sa barangay Sumilang. Ako po si Jen Patrolya para sa iNews Pasig.